Good day sa inyo mga kalakay at welcome naman sa panibagong vlog natin ngayong araw nito. And for today's video mga kalakay is tayo magkwekwentuhan lang naman. Yes, mga kalakay, tayo magkwekwentuhan. So gusto ko lang magkwento, no, kung ano yung mga nagiging experience natin dito sa ating trabaho as a salesman, no. So sa sales floor kasi alam nyo mga kalakay is may mga na-encounter tayo dyan, no. So dalawang klase lang naman na customer ang ating na-encounter sa sales floor. So, either good customer or it's a bad customer. Diba? So, bago natin umpisahan yung kwentuhan natin. So, para sa mga bago pa pala dito sa ating YouTube channel, pwede kayo mag-subscribe. Pwede rin kayo mag-like and share. At pwede nyo na rin i-press yung notification bell para lagi kayong updated or notified sa mga videos natin ina-upload. Alright? Or pwede ka rin mag-follow sa ating Facebook page, Lakay Alfie. Alright. So, ayun. Umpisahan na natin, guys, yung kwento natin. Ano, Brad? Umpisahan na natin? Nakakasalamuhan natin. So, ako muna. So, yeah, hindi lang naman ngayon. So, everyday yan. Kasi, possible na everyday na makakasalamuhan tayo ng mga bad customer, di ba? So, ang question dito is kung paano mo na-overcome, no, yung mga ganung klaseng customer, yung mga bad customer, let's say, or paano mo na-overcome yung stress mo sa pagtatrabaho dahil sa dinami-daming trabaho mo, inuutos sa'yo ng manager mo, di ba? Minsan stress ka, yun yung bigyan natin ng kasagutan kung paano ma-overcome yun. So para sa akin lang to, opinion ko lang to, ito kasi yung aking ginagawa, no. Pagdating kasi sa work, guys, alam nyo, ito kasing ginagawa ko, no, para hindi ako may stress sa mga ginagawa ko. Alalahan nyo na lang yung verse, guys, na sinabi doon na anuman ang inyong gawin, ay gawin mo ng buong puso at wag mo itong gawin sa tao. Alright? So, anuman ang inyong ginagawa sa trabaho, hindi lang naman ito sa salesman, eh. Kahit saan ka man nagkatrabaho, basta ito related sa mga nagtatrabaho or let's say sabihin natin nangangamuhan, no? Ang gawin mo lang mga kalakay is isipin mo lang na ano man ang yung ginagawa is ginagawa mo ito para sa Panginoon, hindi ito para sa tao or hindi ito para sa iyong amo. Kasi pag ito iniisip mo na ang ginagawa mo para sa amo mo, may stress ka lang, eh, di ba? Pag sa tuwing ang dami mong ginagawa at inuutos sa iyo, tapos iniisip mo kautos lang sa akin, eh, inuutos na lang, diba? Pag iniisip mo kasi yun, may stress ka lang. Parang gusto mo nang uwi na lang ako, sa Pinas na lang ako, mag-alaga na lang ako ng baboy. So, yun yung nasabi ng iba. Pero pag sinabi mo yun sa isip at sa puso mo, na ginagawa mo yung trabaho mo para sa Panginoon, magkakaroon ka ng peace of mind, mga kalakay. Alright? So, ayun yung second natin. Dadako naman tayo ngayon sa sales floor. Alright? So, pagdating sa sales floor, yun sinabi ko na kanina na mayroon kang ma-encounter na dalawang klaseng customers. Either good or bad. So, pag-usapan natin ngayon yung bad customer. Paano mo ba ma-i-handle yung stress mo sa mga ganung klaseng customer? Diba? Halos everyday namin nakaka-encounter yan, mga kalakay. Ito lang unang-una mong gawin. Ito para sa akin lang. Ito yung ginagawa ko actually. Unang-una is pag-gising mo ng umaga, no? Pray ka muna. Diba? Prayer is the best kasi dalangin mo na bigyan ka ng protection. Humble na sa sarili. Na bigyan ka ng Panginoon na yung puso ay mapapatawad mo bigla. Mapapatawad mo yung mga tao makakasakit sa'yo or makakapagsabi ng masakit sa'yo. Yun yung una mong gagawin. Brad, anong sa tingin mo? Anong ginagawa mo? Para sa mga bad customer, para hindi ka ma-stress. Yung maiwasan ba yung sagutan nyo? Para sa akin, hindi ko pala yung gusto nila. Ayoko ng maraming salita. Kasi pagka alam mo yung inanong pa sila, masahaba lang yung discussion. Usahan. Basta uminit mo, ulo nyo parehas. Maganda, bigay mo na. Nahimik ka na lang at yun yung the best talaga. Kasi kung may sabayan ka dyan, wala. Ikaw pa rin ang tao. Kahit anong gawin, kahit pagbalik pa rin.
ikaw pa rin. Mali ka pa rin, no? So, you should listen. Wala tayo sa lugar natin. Kumbaga man, makisama ka po. Parang ugali nila. Pakikisama. Lalo na yung pakikisama. Saka ano talaga, yung temper talaga ang kailangan dito. Talaga na hindi mo maiwasan talaga na hindi yung attitude nila. Temper talaga ang number one dito, no? Temper talaga number one. Lalo na dito sa Saudi Arabia. Hindi naman namin to, hindi naman natin country ito, no? So, kailangan meron kang temperance sa iyong sarili. Saka humbleness pa rin, no? Saka huwag kang sumagot. Makinig ka lang kung ano sabihin nila. So, yun lang. Bigay mo kung anong gusto. Tapos, kasi pag inan mo yun, masasaktan lang sarili mo pag pinatula mo pa eh. Ito kasi yun eh, ang pinakamahirap dyan. Pag nakipagsagutan ka pa kasi, hindi lang yung the whole day mo ang magsasuffer eh. Minsan, nadadala mo pa ito sa bahay, di ba? Tim, sumagot ka? Oo, di ba? Yes, of course. Nadadala mo sa bahay. Hanggang sa yung pagtulog, dapat ganito sinabi ko. Dapat ganitong ginawa ko, di ba? It getting worse and... Oo, ganun yun. Kaya dapat, hanggang maaga pa, ayun na, pagbigyan mo na kung gusto niya. Di ba? Gaya na sa akin ito ha, ikwento ko lang Tim ha. Totong nangyari ito, dun sa taas, dun sa area ko. Ganito kasi yung nangyari Makalakay. Meron akong isang customer, babae siya. Tapos nagpa-explain siya sa akin, nagpa-demo siya sa akin. So ang ginawa ko is dinemo ko naman. So naibigay ko yung satisfaction sa demonstrasyon ko sa kanya. And after that, meron siyang tinanong sa akin na hindi ako umag-agree guys. Kasi alam ko, hindi tama yun eh. Tinanong niya sa akin. Pero ngayon, para sa kanya, is yung tinatanong niya, is tama para sa kanya. Alam mo kung sinabi sa akin, Tim? Yes. Sabi sa akin, you don't know anything. Go away. You don't know anything. Go away. I don't want to talk to you, sabi niya sa akin. The good thing naman is, ito na. Ito na gumalaw ang Panginoon, no? Gumalaw ang Panginoon, Tim. Nangyari, the next day, the following days, bumalik yung customer. Bumalik siya. Totoo, ha? Itong nangyari ito, alam to ni Aloro, eh. Customer namin to. Bumalik sa second day. Not second day, basta following days bumalik siya. Tapos sabi niya sa akin, pumunta bigla sa akin. Sabi niya, sorry, sabi niya sa akin. Kung nakapagsalita man kita ng hindi maayos yung nakaraan. And I admitted that it was my fault, sabi niya sa akin. Oh, nalubagan yung loob ko. Sabi niya sa akin, nagalit ka ba sa akin? Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi ako galit sa'yo, ma'am, sabi ko. Wala lang sa akin yun, sabi ko. Kasi ayaw kong ma-stress, ma'am, eh. Sabi ko, kasi nag-iisa lang ako dito sa bansa niya, sabi ko sa kanya. Okay, you're so good. Sabi niya, napaka-pait mo, napakalinis ng puso mo, sabi niya sa akin. Tapos, my friends, from now on, sabi niya sa akin, tatawagin niya kitang brother. Sabi niya sa akin, okay, ma'am, sabi ko sa kanya. Tapos, come, sabi niya sa akin. I will give you hadiah, sabi niya sa akin. Bigyan daw ako ng hadiah guys, which hadiah dito sa Saudi is a gift. So nung pagkahatid ko sa labas, binigyan niya ako ng hadiah, 50 riyals. Mahaba-habang itlog na rin yun, di ba? Tama yun guys. Ganito kasi, pag gumawa ka ng kabutihan mo sa kapwa, di ba? Hindi man niya maibalik yun, ang Panginoong Diyos ang magbabalik sa'yo niya. No? Ganito kasi yun. Alam mo ba yung kasabihan na mahalin mo yung iba gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili? Tama ba yun, Tim? Yung sinabi ko? Sinasabi ko nga, love your enemy, di ba? Tama yun. Forgive your enemy. Love your enemy. As you love yourself. As you love yourself. Bakit? Kasi, hindi mo may papakita yung pagmamahal sa isang tao kung ang mamahalin mo lang ay ang nagmamahal sa'yo. Di ba? Anong payda? Masasabi pa. Pero mahirap siya, pero mahirap siya, oh. Ang minamahal mo lang ba ay ang magnagmamahal sa'yo? Which is, okay naman, pero hindi yun yung dapat. Mas may mapakita mo yung pagmamahal mo sa isang tao kung minamahal mo yung taong hindi nagmamahal sa'yo. Doon mo may papakita yung love talaga sa isang tao. Tama ba ako, Tim? Tama, oh. Anong masasabi mo? Tama naman yun kasi nga sabi nila, bakit ang tao minsan nagiging masama, irritable, mabilis magalit? Kasi nga, kulang sila sa pagmamahal. Kaya
kailangan mo siyang bigyan ng pagmamahal para ma-heal siya at ma-feel niya rin na ay may someone din pala na nandito sa akin, na kahit na ganito yung ugali ko, marirealize niya ba na bakit ko ginagawa to sa kanyang masama, eh mabait naman siya sa akin. Parang ma-change of heart ba kumbaga. Ma-realize ng tao talaga na someday, no? Hindi man abrupt or agad-agad. Pero but someday, marirealize ka. So ano, akin ang camera. Camera. Akin na. Ito na. Ano lang ah, kung grabe. Team, anong masasabi mo dun sa Mission Evil na ano? Walang excitement kasi nga, hindi pasok yung Philippines. Eh. Aba, grabe. Oo, hindi talaga. Gusto mo bang magalit? Hindi naman, I respect naman. Pero kulang talaga nga. Pero parang nakikita ko sa'yo mukha, gusto mo magalit. Magalit ka nga ng ano, ng... Ayoko magalit kasi yung mas stress pa eh. Hindi yung... Siya, ano? Ilunggo ba na nagagalit kayo sa Ilunggo ba? Hindi ko kung... Hindi nga ako marunong magalit. Nan, gabi ka na nagpuli. Gusto mo hanuton siguro, ay gabi ka ganyan ka puli. Dapat yung prano ka mapuli para hindi ka mag, ano, kapasaway si Imo ko ron. Ano ba? Kadipunta ko ron. Ang ganda pakinggan, no? Galit ka ba nun? Mukhang galit ka, no? Alright. So, yun guys. At maraming salamat sa inyo. At hanggang sa susunod nating pagkikita-kita. Yun lang.